Discartech to East-West Bank Money Transfer. Paano magpadala ng pera from Discartech to other bank like East-West Bank online? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. In this video, ang gagawin natin is magpapadala tayo ng pera from Discartech to other bank, which is yung East-West Bank. Pwede rin tayo magpadala ng pera sa iba pang banko like PPI, BDO, or e-wallet like GCash, Maya, or Coins.ph. And marami na kaming mga video tutorials na nagawa tungkol dyan. In this video, kung ang hawak mo or ang paglilipatan mo ng pera is East-West Bank, bagay na bagay ito sa'yo. So, umpisahan na natin, itetest natin kung madali lang ba siyang gawin, magkakaroon ba ng kahit na anong issue, and magkano yung pag-transfer ng pera online. So, dito sa Discartech mobile app, bali na-open ko na siya, hanapin lang natin yung transfer na button, which is ito siya, transfer. And then, piliin ko yung sa iba pang banko or mobile wallet. So, pag sinap ko yan, lalagyan ko ng information lahat, yung bank, account number, name, and yung amount. And before tayo mag-proceed nga pala, kung mapansin nyo dito sa bandang taas, meron na ako ditong recipient. In the past kasi, nakapag-transfer na ako ng pera sa bank account na to. So pag sinap ko yan, eto siya, nakasave na yung mga detalye. So ang kailangan ko na lang gawin is mag-enter ng amount. So kung mag-transfer kayo ng pera sa ibang bank account, pwede nyo rin isave para next time kung mag-transfer man kayo ng pera sa bank account na yon, nandito na lang siya sa bandang taas and pwede na kayo makapag-transfer na hindi kailangan i-enter yung mga details katulad nito, itong account number and name or pangalan. So balik tayo, kung first time nyo magka-transfer sa bank account, piliin nyo yung sa iba pang banko or mobile wallet. Again, ibang banko to, East-West Bank. So dito sa select bank, piliin ko or hanapin ko yung East-West Bank. Kapag naman COMO or East-West Rural Bank, itong pangalawa yung piliin ninyo. Pero pag sa akin kasi yung East-West Bank talaga, so piliin ko yan. And then i-enter ko lang yung account number or yung bank account ng paglilipatan ng pera and kung kanino rin nakapangalan yung bank account na yon. So, lagyan ko lang to ng info. So, nalagyan ko na. Ngayon naman amount. Pwede kayong maglagay dito ng 100, 1,000. Sa akin, ang gagawin natin for this tutorial is piso kasi for as low as 1 peso, pwede ka mag-transfer ng pera from Discartech to other bank. Ang maximum naman is, syempre, kung magkano yung laman ng Discartech account mo. So, nakompleto ko na. Tap ko na yung susunod. And then, i-confirm yung details. Ibig sabihin, i-double check natin lahat ng information kung tama. Tama ba yung recipient, yung account number, and then yung amount. Yung transfer channel is via InstaPay. Ibig sabihin, mag-reflect agad or mapapadala agad yung perang padala sa kabilang account. And then, yung transfer fee niya is 8 pesos. So, pag na-double check na natin lahat, tap na natin yung confirm. And then, ang next screen naman or ang kapakita is OTP. May ma-receive dapat akong code sa cellphone ko or sa mobile number ko. And then, possible sa screen ninyo or sa pinapanood nyo is naka-block to kasi hindi to nire-record ni Android for security purposes. So, nakuha ko na yung OTP, enter ko na lang siya dito. And then, pag nag-proceed na tayo, mapaprocess na yung tina-transfer natin. And then, dito sa history, makapakita rito yung transaction logs or yung mga nabawas na amount sa atin. So, katulad nito, InstaPay transfer is 1 peso and then InstaPay fee is 8 pesos. So, pag inopen ko yung isa dito, andito yung proof of transaction. So, meron dito yung transaction ID and also yung account number na pinaglipatan ng pera. Which is ito naman yon sa InstaPay transfer. So, sa akin, ang ginagawa ko is every time may makikita akong proof of transaction, katulad nito, tinitake ko yung screenshot nun para just in case magkaroon ng kahit anong issue, like hindi raw nag-reflect yung perang padala, at least meron akong pruweba na nagpadala talaga ako ng pera online. And pwede kong erase to sa banko. And based naman sa mga nag-experience ko in the past, hindi pa naman ako nagkaroon ng issue na hindi nag-reflect yung perang padala sa kabilang account. Nag-reflect siya agad. Like for this case, mag-reflect agad dapat sa East-West Bank. And also in this video, nakita natin na madali lang din yung pag-transfer ng pera online gamit ng cellphone natin, nakapaglipat na tayo ng pera, and yung charge nga niya is 8 pesos. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. And for other tutorials or topics na tingin nyo, pwede namin i-share online. Pakicomment na lang sa baba. And this is Lou from InvestLibrary. See you sa mga next videos. Bye-bye!